Isang petisyon ang inihain sa Commission on Elections ng PDP laban na pinangungunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi nitong nakaraang Biyernes, December 31, 2021. Hiling nila sa komisyon na muling buksan ang paghahain ng COC para sa 2022 national at local elections. Ayon sa mga ito, sang-ayon sa Section 75 ng Batas Pambansa bilang 881 o Omnibus Election Code, maaaring maghain ng COC anumang araw sa pagsisimula ng election period hanggang bago ang umpisa ng campaign period. Batay sa calendar of activities ng COMELEC, magsisimula ang election period sa January 9, 2022 hanggang June 8, 2022. Samantala ang campaign period para sa national candidates ay sa February 8, 2022 at March 25, 2022 naman sa lokal na posisyon at kapwa matatapos sa May 7, 2022. Bukod dito, nais din nila na ipagpaliban ang pag-imprinta ng mga balota. Batay sa naunang pahayag ng COMELEC, sisimula nilang i-imprinta ang mga balota para sa 2022 elections nitong January 15, 2022. Punto ni Nakusi, marami pang nakabimbing kaso sa COMELEC tulad ng mga inihain laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaya imposible ang pag-imprinta ng mga balota. Kaugnay nito, ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, bukas ay kasama sa tatalakay ng COMELEC Unbank ang nasabing petisyon at nasa Unbank ang kapalaran ng hiling ni Nakusi. Hinahanda yung referral to the Commission Unbank. It is very likely that it will be taken up in the Unbank tomorrow. So after the Unbank tomorrow, we should have some information as to whether or not, kung ano mangyayari dito sa motion na to, to reopen the COC. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng komisyon ang isa pang COC cancellation case laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inihain ng isang Tiborcio Marcos. Una nang dinismiss ng komisyon ang isang petisyon para ideklarang nuisance candidate si BBM at gayon din ang isa pang petition in intervention. Sa ngayon, lima na lamang ang nakabinbing petisyon laban kay Marcos sa COMELEC. Apat dito ay disqualification cases at isang COC cancellation case na isinampa ng grupo ni na dating Supreme Court spokesperson Attorney Teodorte. Yung kay Attorney Te, if I'm not mistaken, it's already submitted for resolution. Yung iba, kay Danilo Lihay-Lihay has already been denied. Kay Tiburcio Marcos has already been denied. We'll come up with a more comprehensive list. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.